Hello guys, so welcome back sa ating YouTube channel. This is Kuya Mike, isa akong orchid hunter and also my profession is a teacher. So ngayon, pagkasamahin ko yung dalawang yan, tuturuan ko kayo magtanim ng isang uri ng halaman. Okay? Ang halamang tatanim natin ngayong umaga is what we call the Hoya madulidii. Isang species na natatagpuan dito sa San Mariano, Isabela o Region 2. Hindi ko alam kung meron ito sa ibang part ng Philippines, pero dito sa San Mariano nakita ko na this is a unique plant or unique Hoya. No, Hoya is one of the plants na isinesell sa mga plants industry. Okay, so ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin ito itatanim. So ito pala yung itsura ng Hoya, no? Na itatanim natin. So ganito siya, Hoya madulidii. So ito ay nakatanim na and also meron na siyang roots. Oh, rooted na siya. So ito yung irerepat natin. Lalagay natin sa... Mamaya papaliwanag ko sa inyo yung mga gagamitin. How to repot mother plant. Okay, para i-cut-cut natin siya para sa isang magandang tutorial this morning. So, unang-una kailangan natin ng coconut husk. So, itong coconut husk na to ay galing lang sa bakuran ng biyanan ko dito sa barrio. So, kung meron naman kayong... Take note guys, no, remember na itong vlog na to ay para dun sa mga nagsisimula pa lang na mag-propagate ng Hoya or ng ibang variety ng halaman. So, ito yung pinakang matipid tips ko sa inyo na maaari nyong gawin. So, una, meron tayong coconut husk nga. Gaya ng sabi ko kanina, pwede kayong makakuha nyan sa bakuran nyo. Ito, galing lang sa bakuran ng biyanan ko dito sa Daragutan East, which is barrio ng San Mariano, Isabela. Okay, and kailangan nyo rin ng plies, kahit long nose or flat nose, basta makat nyo yung alambre mamaya, kasi meron tayong alambre na gagamitin. Also, meron tayong tinatawag na yan, gunting, cutter, okay, pang gunting sa stem ng plant natin. And we also have yung cup, ito pang matipiran lang to, ito yung nilalagyan ng juice, no, kung bibili kayo ng juice. Ito yun, pwede itong gawing pot kung nagsisimula pa lang kayo. Kasi yung black na lalagyan, yung plastic, medyo mahal siya kumpara dito. So, mas tip ko sa inyo, mas maganda pa to at quality to kaysa dun sa black. So, kung ito yung gagamitin nyo, is mas mamumurahan kayo. Okay? So, meron din tayong simpleng alambre. Meron tayong simpleng alambre dito para sa tutorial na ito. No? So siguro ang isang kilo ng alambre na to is 70 pesos lang naman. 70 pesos lang yung alambre na ginamit ko. Isang kilo na yon. So marami na kayong mapaggagamitan nun pag kayo ay nag-start na maghalaman. Okay, siguro to mga 17 pesos lang meron ka ng 50 pieces. Ito namang gunting is common naman sa atin na magpuhunan talaga sa mga sa mga orchids na mga nag-o-orchids. Okay, sa mga may farm. And also plies, may mahihiraman naman kit siguro kayo. Yung coconut husk, kung wala kayo sa bakuran nyo, kung nakatira kayo sa mga cities like Manila, talagang walang mga nyog doon, wala kayong ibang magagawa kundi bumili online or humingi sa kapitbahay kung meron. Pero ang last resort natin is bumili online kasi mahirap yung transaction ngayong panahon ng pandemic. So, let's start. So, unang-una ang gagawin natin, guys, ay bubutasan natin tong cup na to. Okay? So, bubutasan natin siya dito. Depende kung lagyan nyo ng gunting. Guntingin nyo ng dalawa or apat. Basta meron lalabasan yung tubig. Pero, suggestion ko, pag Hoya madulidii ang itatanim ninyo, kailangan kasi laging moist yung Hoya madulidii. So, kailangan niya ng tubig. Okay, so simulan na natin kung paano gagawin yung pagtatanim. First, bubutasan natin yung baso. So, tapos na natin mabutasan yung baso.
So ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin natin yung husk sa coconut peak na ito, or sa para matanggal dito sa maihiwalay natin yung kailangan natin dito sa matigas. Next is ikat na natin gamit yung pliers natin yung alambre na to. So ito, puputulin natin to na sukat lang dun sa haba nung cup natin. So makita natin ito yung cup natin. Ayan. Kasi ito yung panabit natin mamaya. So putol lang tayo kung ilang cup yung gagawin natin. And the last step, kailangan nating ilagay or guntingin natin yung stem ng hoya, okay? Siguro mga 1 node or 2 nodes. Pag sinabi nating node, kung makikita nyo yan is 1 node. Ito is 2 node. So kailangan natin na maggunting from this part to this part para nang sa ganun meron tayong 2 nodes. At ilulubog natin later on yung pinakang base niya ito. Sapat. Okay? Lalagyan natin sapat. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin yan as a whole. Okay, so ito yung sample na natin, na madulidiin natin, no? Yan. So, ito yung kung paano kayo bibilang ng node. Simulan nyo dito. 1, tapos 2, then cut. Pwede nyo i-cut sa banda rito. Okay? 1, 2, then cut natin dito. So, subukan natin i-cut. Yung pag-cut natin is medyo pahaba, ayan. Para mahaba yung pagkakataon. So buhay yung plant natin kasi meron tayong dagta, ayan, yung white na yan. Okay. Tapos ito namang may dahon, bilang kayo ng 1 then 2. So ito pwede niyo nang idiretso na. Okay guys, so ito na yung mga sangkap natin. Meron na tayong coconut husk, meron na tayong alambre. Meron tayong dalawang pot, okay, for example lang to, at meron tayong cutting na hoya madulidi. So ang first na gagawin natin is ito, yung pinutol natin kanina, ito, yan yung ilalagay natin dito sa hoya, okay, ilalagay natin dito. Pero bago yun, babalot natin ng coconut husk, no, yung pinakang puno niya, ito. Ibabalot natin. Pagkabalot natin ng coconut husk, ilalagay natin siya sa loob. Pero dahil maluwang siya, dapat sisikipan natin yung pagkakalagay niya sa pot. So ilahat na natin tong coconut husk. For example lang naman ito. So pagka mahigpit na ito, ilalagay na natin siya sa bottle. So ito na yung finished product natin. At ilalagay na natin tong alambre sa halaman. So ilalagay natin dito patusok. Pag ganun. Gamitin natin yung ating pliers na baluktutin yung dulo. Yan. Tapos baluktutin natin yung dulo niya. So para pwede natin siyang isabit sa alambre. Yan. Okay? So, ganyan yung magiging itsura niya. So, dapat malaman nyo siyang mahigpit kapag hinawakan nyo yung stick nang hindi siya nalalaglag. So, ganyan lang siya kasimple. So, yun na nga guys, no? Maraming salamat sa panonood. Ganun lang kasimple yung pagtatanim ng hoya madulidii. Okay? So, after ng ilang buwan, magiging ganito na yung hoya madulidii nyo.
So, yun guys, ganyan ka kadali magtanim ng Hoya madulidi. So, it can also be applied sa mga ibang mga varieties ng orchids natin na common lang naman sa Philippines, no? Minsan coconut husk or black soil and other medium na maaari natin gamitin na mas matipid. Okay, so pasensya na kayo sa manok na na maingay. Okay? So once again, this is Kuya Mike. Kung meron kayong mga katanungan, suggestion, at kung paano ko pa improve yung mga videos ko sa channel natin, subscribe nyo na at i-comment nyo na dyan sa baba kung ano yung mga bagay na yon. At kung meron kayong mga gustong ipatanim or gawan ko ng tips na gagawan ko sa video na to, i-comment nyo lang dyan sa description, sa comment box, and gagawan ko yan ng video. So maraming salamat. Kung bago ka palang napabisita sa channel na to, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung notification bell button para ma-update kita sa mga susunod na channel ko or susunod na video ko na gaya nito. So once again, this is Kuya Mike. Maraming salamat. Okay? Peace out!